napagtanto ko guys na talagang iniba nila yung aking name and aking picture. So, doon na nag-sync in na nahack po ang aking account. Nahack po ang aking YouTube account. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay kakaibang video ang ating gagawin kasi isi-share ko lang sa inyo guys yung nangyari sa aking account guys. Kasi lately, last week po is na-hijack or na-hack po ang aking YouTube account guys. So, in this video guys, isatalakayan ko or aking isi-share din sa iyo kung paano ko nga ba na-retrieve ang aking account sa YouTube. So, kung interesado ka sa video ito at gusto mo na malaman kung paano nga ba, ay stay tuned, keep on watching, and mag-subscribe, mag-like na rin para ma-share natin sa iba, guys. Alright guys, yun na nga at kikikinto kung paano nga bang nangyari and as well as kung paano ko nga ba na-retrieve ang aking account. Okay, so ito ay nangyari nung Friday, ayan, nung May 5, early in the morning, nung mag-in ako sa aking work, ang work ko is 4 a.m. Nag-check ako ng account ko bandang mga past 3 or quarter to 4. Nakita ko guys na aking account is iba po yung kanyang itsura sa YouTube studio. Kasi lagi ko pong chine-check ang aking YouTube studio since minomonitor ko po yung mga views, ayan, ng mga videos ko guys. So, ayan. So, chinek ko guys, nakakapagtaka at maiba yung aking name, iba yung name, iba yung picture. Pero sa, hindi muna siya nag-sync in guys, ang akala ko guys is YouTube Studio, nagpalit na naman sila ng picture or ng logo. Hindi nag-sync in na account ko na pala yun na umiba ang itsura. Okay, so ang ginawa ko is, naglog in ako sa aking isang account which is yung Jonah Vlogs. Ayan, pero yung Jonah Vlogs is parehas yung picture niya. So, doon na nag-sync in na parang iba na ang nangyayari. So, nilog in ko ulit ang aking account and yun, napagtanto ko guys na talagang iniba nila yung aking name and aking picture. So, doon na nag-sync in na nahack po ang aking account. Nahack po ang aking YouTube account. So, yun na nga guys. At nagka-problema na nga. At one thing more is nilagin ko yung aking account sa aking computer para ma-check talaga kung ano nga ba ang nangyari. Baka mamaya yung phone ko lang yung may diferensya. So, nilagin ko siya guys and as in po ng aking account talaga is hack talaga. Walang picture, wala yung picture ko, naiba yung pangalan ko. Naiba yung pangalan ko and yung mga videos ko guys is wala. As in, walang makita. Okay? So, ganyan ang aging ang nangyari and isang lang video. So, naklik ko yung mga videos or mga iba sa basta in-explore ko yung account ko kung ano nga bang nangyari. I'm trying na i-retrieve or I'm trying na i-check kung ano nga ba ang nangyaring kababalaghan, ganyan. Pero ang nakita ko guys na isa is ang isang account na nag-live 40 minutes ago. Alas 4 yan. So, I think nahack ang aking account bandang alas 3 ng umaga. Okay. Ang ginawa ko is nag-message or nag-check ako sa YouTube kung paano nga ba ang gagawin, ano nga bang ginawa ng mga iba. Ayan. So, first thing first na nakita ko doon is magme-message sa Twitter, sa YouTube team. Okay? So, yan yung message ko na ang kailangan daw pala is itatag sila, ititweet na nakatag sila and ime-message or ititweet lang sila pero sa akin minessage ko agad sila kasi before ay nag-message na ako sa kanila with regard sa aking views naman kasi hindi umaangat or hindi nadadagdagan so nag-tweet ako sa kanila so yun na nga at nag-tweet ako sa kanila na YouTube team, hi YouTube team, please help my YouTube account was hacked. So, yun, ganun lang po kasimple ang aking message. And then, nag-reply po sila after 30 minutes siguro, basta less than 1 hour. Nag-message na po sila and nag-send sila ng isang link na kung saan ay fill upan yung form na yun. Lahat ng form, magdadirect yun kasi sa isang website na kung saan nalagay mo dun lahat ng information ng
kayo talaga or sa akin talaga yung YouTube account na yun. So, sa mga YouTuber pala, don't forget pala kung kailan natin na-create yung ating YouTube account in case na may mangyaring ganitong hack sa ating YouTube. Okay? So, nag-asila dun ng link, kung kailan ko ginawa, ano nga ba yung laman ng aking YouTube. So, mas maganda talaga na may niche tayo or kung saan yung concentration ng ating YT kasi tatanungin dun yun, guys. And even yung kung ano yung latest na in-upload po natin. So, yun po yung parang na-remember ko na aking finilapan dun. And of course, yung mga pangalan, yung kung anong user ID natin sa YT. Okay, so after ko pong nasend yung mga information and all, after akong nag-fill up ay bumalik na po ako sa aking YouTube and kinontinue ko po yung aking pinapanood na tutorial kung paano mag-retrieve ng na-hack na account. And nalaman ko guys na meron palang isang YouTuber kung saan ay na-hack din ang kanilang account. And yung palang mga videos po, kaya pala nawala guys, is naka-unlist po lahat. So, when I check my account guys, my YouTube is talagang na-unlist po sila. So, kailangan isa-isahin po na i-public ulit. And one thing na gagawin guys, once na na-hack po ang ating account, is mag-change nga ng password. So, nag-change na ako lahat ng aking password, ng aking name, aking picture. Okay, so yun po ang tatlo na aking chinek. Maliban lang po sa napilapan ko guys. And kahapon guys, nung kahapon May 8, naalala kong mag-check ng email. And I'm gladly and I'm grateful kasi nga nag-message ang YouTube pala nung Saturday. Pero hindi ko na-check kasi wala pong signal sa baba. And very busy kaya hindi ko po napansin. Nag-message pala sila or nag-send pala sila lang email. Ayan po yung laman niya. Ayan na nahak po talaga ang aking account. Pero ang YouTube team, YouTube support po is ginagawa na nilang paraan na ang aking YouTube ay ma-retrieve. So, now po guys, is na-retrieve na ang aking account. And kanina pala guys, just want to share na lahat pala, pag na-hack pala ang account, is lahat is papalitan nila. So, hindi ko napansin kasi, pero kanina ko lang napansin na lahat, pati yung mga banner na palitan na pala, pati banner, pati yung parang logo sa pag napapansin niyo yung mga YouTube dito sa may banda rito is merong mga logo doon na pag i-click mo yung mouse mo doon is mag-automatic na mapupunta sa subscribe, parang ganun. So nawala po yun guys. So basically nawala po talaga. Okay, maliban lang sa videos na akala ko ay burang-bura na na-unlist lang pala. So pwede po na-public na yung iba. So ginagawan ko pa ng time or binibigyan ko pa ng time na i-retrieve or i-unlist pa yung mga ibang videos ko guys. So in conclusion guys, kung paano nga ba i-retrieve ang ating account is una, pag makikita natin na iba yung ating picture, name, pangalan natin, wala yung ating videos, is automatically na na-hack po ang ating account. And unang gagawin natin is magpalit na po tayo ng password ng lahat, ng password, ng pangalan, ng picture, and iti-check natin yung ating mga design, mga banner, ganyan, palitan natin lahat, and then pupunta tayo sa my channel, sa customized channel, and titingnan natin yung mga videos natin, ipublic na agad natin, and of course, magme-message po tayo sa YouTube team, sa Twitter guys, sa Twitter po natin sila ime-message, kasi dun po sila active, okay? So magme-message tayo sa kanilang YouTube team, and then magsasend sila ng link para dun po natin i-process yung pipilapan, and after which is mare-retrieve naman po ang ating account after less than 3 days. Yan. So, or less than 5 days kung talagang medyo mahaba-haba is less than 5 days. Basta less than 5 days is magbabalik na ang ating YouTube account. So that's it my video for today, and I hope na nakatulong guys sa mga YouTuber na kagaya ko dyan, yung mga maliliit na YouTuber na walang experience
And this video is very helpful in may mga time na may mangyayari mga ganito, guys. So thank you for watching, guys, and I hope to see you on my utang vlogs, on my utang reviews and vlogs and more. Thank you for watching.